Ito mga kaibigan, nalinisan na natin tong aircon na to at naisalpak na natin. Ngayon, itutuloy ko po yung paliwanag ko kanina kung paano tayo makakatipid ng konti sa ating konsumo sa kuryente sa paggamit ng aircon. At sa ngayon po ay ipapaliwanag ko sa inyo, gaya nitong sensor po ng thermostat na ito, ito napakahalaga rin ng nagiging trabaho nito. Kung mapapansin nyo, ito po ang sensor niya. Halimbawa, ang setting mo sa thermostat, ito po. Depende po yung ano, yung setting mo dito sa thermostat, yan ang hahabulin niya ngayon. Kung halimbawa, yung setting mo ng thermostat nasa 22, kailangan yung ma-sense niya rito, yung lamig ng 22, yun na yung ma-sense niya, doon siya magka-cut off. Kaya, ang importante pa nga rito, kung ano yung pagkakalagay niya at huwag nyo nang gagalawin yan. Kung ano yung distansya niya, kasi ito importante rin yan. Huwag nyo hahayaan pong huwag nyo hahayaan nakatanggal na ganyan. Kasi, dito siya nagdedepende ng ma-sense niya ng lamig. Kaya, kailangan huwag nyo tatanggal ito dahil pag tinanggal nyo ito, o di kaya lumayo siya dun sa pinagkakabitan, ang magiging magtuloy-tuloy lang andar yung compressor kasi wala na siyang ma-sense na lamig. Kaya kailangan kung saan siya nakapwesto, doon lang din siya. At meron siyang distansya rito. Kung mapapansin nyo, yan ang distansya niya dyan. Ito. Huwag nyo rin didikit masyado dyan dahil pag dinikit nyo dyan, pag nakaano ng lamig, mamatay yung patay sindi yung compressor nyo. Kasi nakadikit na sa dito sa pinaka-evaporator nyo. Ito, malamig kasi ito. Kaya kailangan, kung ano yung distansya niya rito, ito yung distansya niya rito, yun din yung distansya niya rito. Yan. Tsaka ito guys, yung itong pag-set ng thermostat natin, halimbawa naka-off yung yung AC nyo at gusto nyo yung bagong linis siya at gusto nyo paandarin, ang may papayo ko na lang, ilagay nyo muna sa off. Tapos sa kanyo ngayon naka-off, naka-minimum siya. Yan. Ngayon sa kanyo ngayon papaandarin siya. At habang maanda din, hindi may time na hindi under yung compressor dahil naka-off itong thermostat mo. Ngayon ang gagawin mo diyan para umandar siya, itaas mo yung setting mo ng ng thermostat hanggang sa mag-click siya. Pag nag-click na sa ganyan, yon. Hanggang doon lang muna ang setting mo. Obserbahan mo ngayon kung ano yung aabutin niyang lamig. Yung pakiramdam mo sa katawan mo okay na yung lamig. Tapos pag hindi naman yung feeling mo hindi pa malamig, mag-unti-unti ka ng ng setting. Itataas mo siya ng ganun. Hanggang sa makakuha mo yung gusto ng katawan mo yung lamig. Huwag yung huwag nyo masyadong itataas yung setting nyo kung gusto nyo makatipid ng kuryente. Kasi kung sobra-sobra naman ang lamig ng kwarto nyo at feeling nyo talagang giniginaw na kayo, yun naman po ay aandar na aandar yung compressor nyo. Kahit sobra-sobra na yung lamig, tataas na po yung bill ng kuryente nyo. Kaya yun lang yung gusto ko, yung may share sa inyo. Kasi kung gusto niyo naman ng sobrang lamig, nasa sa inyo rin yun. Kaya lang, yun talaga ang mangyayari doon. Yung tataas yung, konsumo nyo. Ganun po ang pagsisetting niyan. Kaya ito po, papaandarin natin. Yan. Sa ngayon, hindi pa po umaandar yung compressor niya. Kasi nasa minimum siya Yan, naka-zero lang siya. Ngayon, kung gusto natin pandarin,
Yung sinabi ko nga na i-set nyo muna yung thermostat nyo. Yung pinaka-minimum na ano, yung pag-andar ng compressor. Hanggang doon lang muna kayo. Tapos obserbahan nyo kung hanggang saan yung gusto nyo nalamig. Kasi kung basta nyo nalang i-ikot na ganyan, hindi nyo alam kung hanggang saan yung setting nyo. Baka masyadong andar ng andar yung compressor. Kaya yun ang pinaka-mainam dyan. Yan. Yan natin na. Yun. Ibig sabihin, dyan muna kayo magbabase. Kung pag nag-automatic nyan, naman nag-automatic na siya, malalaman nyo kung malamig ba siya o napalamig nyan ba yung kwarto o malamig ba yung pakiramdam nyo. Pag huminto po yung compressor at hindi pa rin malamig sa pakiramdam nyo, sa susunod na andar niya, doon kayo magseset. Huwag nyo iseset kaagad ng ano, dahil para hindi mo muna umandar yung compressor. Kailangan na sa 5 minutes, 3 minutes ang pagitan niya bago siya umandar ulit. Pag umandar siya ulit yung compressor, doon nyo na iseset ngayon. Kung halimbawa, pakiramdam nyo malamig, i-atras nyo na ng konti. Pag pakiramdam nyo ay malamig yung kwarto o hindi lumamig yung kwarto, mag-a-add lang kayo ng kung ano yung gusto nyo setting hanggang sa umandar siya ulit. Ganun lang, no? O di kaya, yung pag umandar na siya, mag-set lang kayo ng konti tapos pakiramdaman nyo ulit kung hanggang saan yung gusto nyo ng lamig. Yun po ang pagsiset ng thermostat. Hindi yung kasasalpak nyo lang ikotin nyo na kagad ganun. Hindi ho tama yung ano, kasi siyempre, kung tayo ay nagtitipid sa kuryente, kailangan ganun po yung may sasuggest ko sa inyo. At yung iba, minsan pinagmamalaki na lang. Ganda ng lamig ng aircon namin, pero hindi nila alam yung sobrang lamig, yun naman sobrang naman po magiging konsumo nyo sa kuryente. Kailangan po, ang setting nyo dyan, tamang-tama lang po sa katawan ninyo, yung pakiramdam nyo. Ayan ang ano. Para yung compressor nyo, patay sindi, siguro mga 5 minutes, andar ulit. Yan ang magandang setting doon. Hindi yung lamig na lamig ka na, gustong-gusto pa yun. Pero, masasay nyo rin yun. Kung gusto nyo talaga malamig, yan po lang, iba pa yun. Ngayon, ito kaibigan, ito mga pagitan dito. Yan. Pag meron po kayo makita ang mga pagitan dyan na makikita nyo naman, hihipuin nyo lang ganyan kung humihigop pa siya ng hangin. Pwede nyo rin po lagyan ng ano yan, ng mga, ano, yung tal dito, basahan. Yan. Para wala lang po pumasok yung mahigop. Kasi ito po, tulad ng sabi ko rin, ito pahigop ito. Ito naman pabuga. Kaya ito lahat, ito nilalagyan natin ng filter. Kaya hindi nyo naman nilalagyan ng filter para may paliwanag ko sa inyo. Ito po yung pahigop niya. Ngayon, yung lamig niya nito, yun ang ihigupin niya, ibubuga niya rito. Yan po ang ano niyan. Yan po ang trabaho niyan. Kaya yung filter, yung puro pahigop yan, yung dumi, pupunta lahat sa filter niyo. Ngayon, kung wala kayong filter o di kaya marumi yung filter niyo, yung dumi po ng filter niyo na sobra ng dumi, pupunta na po rito sa loob. Yan, magiging problema sa inyo yan dahil obligado kayo magpalinis sa mga technician. Ngayon, kung aalagaan nyo yung filter, may iwasan po na mapunta yung ano doon, mapunta yung alikabok doon. At maleles pa yung pagtawag nyo ng technician para ipalinis. Kaya may papayo ko sa inyo, lagi nyo lilinisan yung filter nyo kasi siyempre aalagaan nyo rin yan dahil sarili nyong gamit yan. O paano guys, ito ang ganyan na po ang aking may mapaliwanag sa inyo, may tutulong. At sa susunod na video po, at gagawa po ako ng panibagong video, sana po ay subaybay nyo lang po yung aking video. At huwag na rin pong kalimutan mag-subscribe at mag-share. I-share nyo po sa mga kaibigan nyo, sa mga kilala nyo, para yung konting na-i-share ko sa inyo ay malalaman po rin nila. Paano guys, thank you at salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin at panunood sa aking channel. Magandang araw po!